Okay yun, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman yun. So tulad nga ng sabi ko dun sa mga nakarang vlog natin, i-actual natin yung mga wiring diagram na ginawa natin, ano, or yung tinutorial natin, or yung tinuro natin sa mga nakarang vlog. So bali, tulad nga ng sabi ko guys, ano, lalong-lalo na dun sa may Nite 3 Plus Pro. So in order ko na siya at hindi pa nasiship hanggang ngayon, no. And ilang araw na akong naghihintay. Bali for today's video, yung topic natin, patungkol muna dito sa ignition switch. So bumili nga pala ako ng ignition switch dito, ano. Yan. So yung binili kong ignition switch is 4 wires. Yan. So dito, ito na yung pinaka binili natin. Kahit na kasi bumili ako ng 2 wires guys, same principle lang naman yung 4 wires at 2 wires. Yan, may kasama pang susi. Bali, ang mawawala lang kasi sa 2 wires is itong kulay green at itong black na may stripes na white. So ganun lang naman yung prinsipyo ng 2 wires, kaya 4 wires yung binili ko para minsanan na lang, ano. Yan, so may susi pa siya. And tulad nga ng ayan, so and tulad nga ng mga lagi nating itinuturo, so yung mga kulay na binabanggit natin sa mga vlog natin is present pa rin, ano. And so makikita nyo, merong green, merong black na may stripes na white, merong pure red, at saka merong pure black. Yun. So ito kasi yung pinaka common na color coding ng ignition switch guys, ano, even sa mga China na motor, especially sa mga Honda yan. So ganito kasi yung color coding nila. Yan, kaya yan, so para madaling maintindihan. Yan, at meron nga pala tayong 12 volts battery dito. Yan, so meron siya negative at positive. And syempre, meron din tayong test light dito. Gamit tayo ng test light para ma-identify natin yung accessory wire at saka yung main source. Yan. So yung test light natin, meron pa siyang clip. Tingnan natin kung iilaw. Yan, so umilaw guys. Reverse polarity nga pala yung test light natin, oh. So ibig sabihin, kapag binaliktad mo, iilaw pa rin siya, pero mag-i-indicate siya ng ibang color. Yan, so ibig sabihin, yung positive yung naging dumaan dito sa clamp natin. So kapag yung clamp natin inilagay natin sa negative, tapos itong mismong pang ano natin, pin natin, so ganyan, napakaliwanag. So positive trigger siya kapag ganyan. Okay, so dito na tayo sa ating ignition switch. So tulad nga ng sabi ko guys, habang wala pa yung Nite 3 Plus Pro natin, so ito muna yung ignition switch yung pag-aralan natin. At syempre bumili na nga rin pala ako ng fuse dito na may 15 amps. Ayan, 15 amps. Yan. So present lagi ito, no. Huwag na huwag natin itong kakalimutan kasi napaka-importante nito for safety purposes. Tinalupan ko na siya sa dulo. And nag-ready na ako ng mga clip dito, clamps. Yan, meron nga pala tayong mini driving light dito. So bumili na rin ako ng mini driving light. Bumili na rin ako ng dual horn, snail horn. So tulad nga ng sabi ko, i-actual natin yan guys. At meron nga pala akong halo switch dito or halo switch. Yan. Yan. Ito yung ating halo switch or halo switch. Pero hindi muna tayo dyan, sa mga susunod na tutorial natin ito gagawin. So bali, focus muna tayo dito sa ating ignition switch para maging familiar guys sa ignition switch, no. So tanggalin muna natin itong pin niya kasi ide-direkta natin to sa ating battery. Wala tayong makap na motor. Yeah, so tanggalin muna natin yung socket nya. Para matanggal natin yung socket nya guys, pindutin nyo lang yung lock nya dun sa ilalim, sa may dulo, at mahuhugot nyo na yan. Simple guys. Mm-hmm.
Yan, tulad ng sabi ko guys, ano, tulad ng mga madalas kong itinuturo, kahit na paulit-ulit na lang, yung 4 wires na gamit natin is ito na siya, in actual na, no. Yan. So ito yung ground, yung green, yung black na may stripes na white, yan yung kill switch ng CDI, papuntang CDI yan. Yung pure black, yan yung accessory wire natin, at yung red, yan yung galing sa positive terminal ng battery. Okay, so dahil nandito na rin naman tayo, i-actual na natin yan. So tulad ng nandun sa may tutorial natin, sa mga diagram natin, so yung positive, lagyan natin lagi ng fuse, kasi guys, ganun yung setup ng ating mga motor. So yung positive laging nasa, I mean yung fuse laging nasa positive. Yan. So ayan na siya guys. Tapos di ba meron na tayong fuse, yung kabilang wire naman ng ating fuse tatakbuhin dito sa pure red natin. Okay, ayan. Yan. So lagyan natin yan ng clamp, or ipit muna natin kasi demonstration lang naman to. Sa mga gustong mag-wiring na walang idea, or yung mga motor nyo is walang wiring, so napakalaking tulong nito. So pagka sinusi natin, dapat yung ating accessory wire is magkakaroon ng source to. So lagyan natin siya ng load ngayon. Okay, so ito, subukan muna natin dito sa may test light. So sa test light again, lagay natin yung clamp niya, or yung alligator clip niya, or clamp sa may negative ground. So lagay natin positive sa yung kanyang pang troubleshoot, or yung kanyang pang identify. Yan. So umiilaw kasi nga, positive at negative, so loads yan. Ngayon, yung meron na tayong ground, no, so lagay natin to sa may accessory wire. Ito sa may pure black. So dapat iilaw to kapag sinusi natin guys, ano. Yan. Yan, kita nyo naman, ayun, nakadugtong siya sa may accessory wire. So dapat kapag sinusi natin yung ignition switch natin, iilaw yung test light. Boom. Off natin, boom. Boom. Right. So ganun lang kasimple guys, no, yung ating ignition switch. Yan. Napakadali lang i-familiarize or pag-aralan ng ating ignition switch. Ngayon, kung 2 wires naman yung ignition switch nyo, ganito lang yan. Tanggalin nyo lang yung ito, yung black na may stripes na white at yung green. So ito na yung setup ng 2 wires na ignition switch. So ganyan na yung setup nya. Sa mga Yamaha, yung accessory wire ng ignition switch nila is kulay brown. Sa mga Suzuki naman is kulay orange. So ganun lang kasimple guys, napakadali lang pag-aralan ng ating ignition switch. Yan, so kung paano yung tutorial natin, so ganun na ganun siya. And bali hanggang dito na lang siguro guys, ano, sa susunod na video, tutorial naman natin kung paano mag-install ng mini driving light in actual. And wala tayong backup kasi wala yung motor start natin dito, or yung motor na lagi nating ginagawa ng tutorial. Pero mas maganda na to kasi nga kapag ka na laman mo yung prinsipyo nya, or yung konsepto ng wiring na to, pwede mo siyang i-apply sa kahit anong klase ng motor. Ayun, so balang dito na lang, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.